Happy anniversary po. G1's family. Happy anniversary po, G1's family. Amen. Gutom na po ba kayo? Akala ko gutom na kayo. Lilipas din yan. Di po, stay put lang po. Ayan. Po sa Panginoon, sa pagkakataong ito na tayo nga po muli ay dinako ng Panginoon sa ganitong sama-samang gawain na pagdiriwang, pag-alaala ng kanyang kabutihan at katapatan. Kaya bagamat medyo mainit, pero salamat pa din sa Panginoon. Mas nananaig yung init po ng kagalakan sa bawat isa na makabahagi po sa ganitong pananambahan. Kaya salamat po. Tingnan niyo po ang inyong mga katabi. Ayan. Yung iba po ay magugulat kayo, hindi ito yung regular kong katabi pag Sunday. Opo. Kaya, dapat nga po, mas maganda kung magkaroon ng pagkakataon na yung iba-ibang mga regular niyong katabi ay mapalitan sa pagkakataong ito ng ibang katabi. Para naman, maiba naman yung inyong katabi once a year. Amen? Kasi isang taon lang natin ito nagagawa. Pero anyway, para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hilingin ko po kayo na magbukas sa inyong Bible, sa aklat po ng Lucas chapter 10. Ang babasahin po natin ay verses 1 hanggang 9. Luke chapter 10, verses 1 hanggang 9. At kung inyo na pong natagpuan, ay anyayahan ko po kayo na magsitayo bilang paggalang po natin sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Handa na po kayong makisabay sa pagbasa? Babasahin po natin ang sabay-sabay ng malakas. Okay. Ready? Okay, sabayan niyo po ako. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ayan, pinauna niya sila ng dala-dalawa. Sige po, sabay tayo. Ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Tayo po'y sama-samang dumulog sa Panginoon sa prayer. Yes, Lord God, salamat po ng maraming marami, minsan pa sa napaka-importanting pagkakataon na ito, O Diyos, na kami po, O Diyos, ay saksi sa katapatan at kabutihan mo, Panginoon. Salamat, Lord, for 31 years, Lord God, of your goodness, of your faithfulness sa gawain ito ng Jewel's Fellowship and Ministries. Tunay nga na ang gawain pinasimulan mo, O Diyos, ay ito'y magpapatuloy. Ngunit kung ito'y gawain ng tao, ito ay mapuputol, ito ay mapipigilan, ito ay mawawala. Ngunit dahil ang gawain ito ay ikaw ay nagpasimula, Panginoon, kaya naman alam namin, Lord God, sa pangunguna mo, Diyos, patuloy na maisusulong namin ang iyong gawain sapagkat ito po ang kalooban mo, Diyos. Kaya Ama, sa oras pong ito, minsan pa dalangin ko po sa iyo na ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na magsilbing hamon sa panibagong taon na ito na aming tatahaki ng aming sama-samang paglilingkod sa iyo. We pray, Lord God, for your Holy Spirit to abide in us, O God, always. Bagamat alam naming may pagkakataong hindi kami nagiging tapat sa iyo, O Diyos, ngunit ikaw kailanman
ay lagi ka pong tapat, Panginoon. Kaya salamat sa iyong faithfulness, salamat sa iyong mercies and love, O God, na abundantly, Lord God, ipinapagkaloob mo at pinaparanas sa bawat isa sa amin. We give you glory and praises, Father God. Ito po ang aming sama-sama pasasalamat sa iyo. In Jesus' name, amen. Makakaupo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang ating para po sa taong ito ng ating po pagdiriwang ng anibersaryo ay advancing God's glorious kingdom together. At ito pong pag sinabing kingdom of God at yung advancement ng kaharian ng Diyos, matatagpuan po natin sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas, maging sa Ebanghelyo ng Juan, makikita natin na ito ang pangunahing focus ng ating Panginoon nung siya po ay naparito sa lupa. Makikita po natin na ang Panginoon, wala siyang ibang ninais kundi palaganapin ang paghahari ng Diyos dito sa sangkalupaan. Now, bakit po ganon ang ginagawa ng Panginoon? Bakit po nung naririto ang Panginoon ay nandun yung pagsisikap niya na patuloy na i-advance ang kaharian ng Diyos? Bakit po ganon ang ginagawa ng ating Panginoon? Well, simple lamang po. Sapagkat para sa Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay napakahalaga. Kaya naman makikita natin, dahil ito'y mahalaga, ito po ay andun yung pagbibigay ng importansya ng ating Panginoon na ito po ay mapalaganap. At nawa, ganun din po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung alam natin na ang kaharian ng Diyos ay napakahalaga sa Panginoon at ang bawat isa sa atin na nananalig sa Panginoon ay kabahagi na ng kanyang kaharian, dapat tayo bilang mga mananampalataya, mayroon din tayong pagpapahalaga na i-advance, patuloy na isulong ang paghahari ng Diyos sa buhay ng maraming mga tao. At makikita natin mismo ang Panginoon doon sa panalangin na tinuro niya sa mga alagad doon sa Matthew chapter 6 verse 9, ang sabi niya, "Thy kingdom come." Nandun yung pagnanais ng Panginoon na ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos ay maganap dito sa sangkalupaan. Why? Sapagkat mahalaga po sa ating Panginoon ang paghahari ng Diyos. Kaya ngayon po sa ating tema, yan po yung ating sinusundan, advancing God's glorious kingdom together. Napakaganda nga po nung teaser or yung bahagi ng invitation ni Brother JM sa ating FB page. Sino po ang nakakita ng ating FB page? Yung sa invitation ni Brother JM. Ang sabi niya po, "Join us this coming Sunday as we celebrate 31 years of advancing God's glorious kingdom together." At totoo po yun. For the last 31 years, from the very start ng iglesyang ito, and up to now, we have reached this far sapagkat ang iglesyang ito ay tumutugon doon sa mandato na tayo bilang kabahagi ng kaharian ng Diyos ay ina-advance po natin, isinusulong po natin ang kaharian ng Diyos. And for the last 30 years, to be 31 na ngayon. Tayo ngayon ay nasa 31 taon na at patuloy pa po natin itong isinusulong at patuloy pa rin po natin isusulong sapagkat ang kaharian ng Diyos ay napakahalaga po sa Panginoon and I believe ganun din po ang pagpapahalaga natin sa kaharian ng Panginoon. Kaya sama-sama po natin isusulong ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, happy 31st anniversary, Jewels family. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Amen. Now, what is the kingdom of God? Ano ba ang kingdom of God? Sa Lucas chapter 17, verses 20 and 21, ito po ang sinasabi. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos.
Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula na maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Nung tinanong ng mga Pariseo ang Panginoong Jesus kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos, ang mga Pariseo, they were referring to the physical kingdom. Kasi meron silang idea ng physical kingdom at akala nila ang Panginoon kaya naparito para itatag ang physical kingdom. Kaya tanong nila sa Panginoon, kailan mo itatatag ang kaharian? Ano sabi ng Panginoon? Ang tugon ng Panginoon, ang sabi niya, wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini sapagkat ang totoo'y nagsimula na maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Ayon sa Panginoong Jesus, the kingdom of God is not a physical kingdom. Amen po ba? Ang kingdom ng Diyos, ang Diyos, hindi po ito physical kingdom, kundi ang kingdom o ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari ng Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Kung saan mayroong nananalig sa Panginoon, nagsimula ng magkaroon ng kaharian ang Diyos sa puso ng taong. Amen po ba? Ibig sabihin po, the kingdom of God is the reign or presence of God in one's life. Pag sinabing kingdom of God, ito po yung paghahari ng Diyos. Hindi ito physical kingdom, kundi ito po yung paghahari ng Diyos o yung presensya ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Gusto ko po makita, sino po dito ang nananalig sa Panginoon? Makita ko po yung inyong kamay. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang nananalig sa Panginoon, pinaghaharian ng Diyos. So the kingdom of God is you and me. Amen po ba? Ang paghahari ng Diyos ay paghahari niya sa bawat nananalig sa Kanya. At dito po sa pagtugon ng ating Panginoong Jesus doon sa tanong ng mga Pariseo, nung sinabi niya na ang paghahari ng Diyos ay doon sa mga nananalig sa Kanya, ang binabanggit dito ng ating Panginoong Jesus ay yung immediate kingdom. Ibig sabihin, ngayon, hindi pa natin nakikita yung kingdom na iniisip ng marami na kingdom of God. Pero nagsisimula nang maitatag ang kingdom na ito sa bawat nananalig sa Kanya. Kaya nag-exist na ang kingdom na ito, pero hindi ito physical kingdom. It is the reign of God in one's heart. Kaya kung nasaan ang presence ng Diyos at kung saan nire-recognize ng tao ang Diyos, then basically, the kingdom of God is there. Sapagkat ang kingdom of God is the presence of God in the person's lives. Meron pong pangalawang aspeto ng kingdom of God. Yung paghahari ngayon ng Panginoon sa puso ng lahat ng nananalig sa Kanya, tayo na mga mananampalataya na pinaghaharian ng Panginoon, yun yung unang aspect ng kingdom of God. Hindi pa natin nakikita physically yung Kanyang kingdom, pero spiritually, nagsisimula na ito sa puso ng bawat isa sa atin. Pero, meron pa pong pangalawang kingdom, at ito po yung tinatawag na future kingdom, na sa pagdating ng Panginoong Jesus, ito po ay marirealize. Mangyayari na ito. At lubos na paghaharian ng Panginoon ang lahat ng nananalig sa Kanya. Ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoong Jesus, physical, paghaharian niya ang lahat ng mga nanalig sa Kanya. Now, tingnan niyo po ito. The present kingdom of God is a preparation for the coming kingdom.
Kaya kung kayo po ngayon ay nananalig sa ating Panginoon, kabilang na po kayo sa darating na future kingdom. This is a preparation for the coming kingdom. And anyone who is not part of the present kingdom can't be part of the future kingdom. Yung darating na kaharian ng ating Panginoon, ang magiging kabilang lang doon ay yung kabilang ngayon sa kanyang present kingdom. Yung lahat ng pinaghaharian ng Panginoon, puso, lahat ng mga nananalig sa Panginoon sa ngayon, yun pa lang ang magiging kabilang doon sa future kingdom. Pero tandaan niyo po, nais ng Panginoon na malawak ang kanyang pagharian. At yun ang dahilan kung bakit kailangan po nating isulong ang kaharian ng Diyos. Kayo at ako, sama-sama po nating isusulong ang paghahari ng Diyos sa puso ng maraming mga tao upang sa noon, sa pagdating ng Panginoon sa kanyang paghahari, literal na paghahari, with scepter as King of Kings and Lord of Lords, paghaharian niya po ang maraming mga mananampalataya. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, hindi lang ito basta kingdom. Ang kingdom na ito, dahil ito ay ang Diyos ang pinagmulan, ang kingdom na ito ay taglay ang presensya ng Diyos, kaya po ang kingdom na ito ay isang glorious kingdom, isang maluwalhating kaharian. Tandaan niyo po, meron ding kaharian ng Diablo at yun ay kaharian ng kadiliman. At hindi na po tayo kabilang doon. Lahat ng kabilang ngayon sa maluwalhating kaharian ng Diyos, ang atin nang isinusulong ay ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. So ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, dahil kayo at ako ang pinaghaharian ng Panginoon, we are representing the kingdom of God in this world. Hindi man nakikita ang Diyos, pero sa pamamagitan natin mga mananampalataya na taglay ang kaluwalhatian ng Diyos. Yan po yung ating tema last year, God's glory in us. Amen po ba? Ang taglay po natin ay kaluwalhatian ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Hindi po si Satanas. Pag si Satanas ang nasa tao, ang buhay na yon ay buhay ng kasamaan. Pero wala na si Satanas sa buhay natin. Ang Diyos na po ang nasa atin. Kaya kung isinusulong natin ang kaharian ng Diyos, ang kaharian na yun ay maluwalhati. Kaya inirepresent po natin ang kaluwalhatian ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. At tandaan niyo po mga kapatid, ang pagsusulong ng kaharian ng Diyos, hindi lamang po ito para sa mga pastors, hindi lamang ito para sa mga leaders, kundi bawat isa na pinaghaharian ng Panginoon ay may kabahagi sa pagsusulong ng maluwalhating kaharian na ito ng ating Diyos. So we are to advance God's glorious kingdom, but we have to do that together. Amen po ba? For the last 31 years, isinusulong po natin ito ng sama-sama at ang pamilya ng Diyos, ang Jewels FM ay patuloy na lumalaki, patuloy na lumalago. Sa mga susunod pang panahon, patuloy pa rin nating i-advance ang kaharian ng Panginoon sapagkat yan ang kanyang mabuting kalooban. But the question is, how can I partake in the advancement of God's kingdom? Paano ko itong magagawa? Siguro yung iba sa inyo, sabihin nyo, ay bago pa lang ako, hindi ko alam, hindi ako marunong magbahagi. Ano ba, paano bang i-advance ang kaharian ng Panginoon? O yung iba sa inyo, sabihin nyo, natatakot ako yung humarap nga lang sa tao ng isa, natatakot na ako. Yung mag-share pa kaya. So maraming mga possible na mga reasons bakit parang ang idea natin ay hindi natin kaya na ibahagi ang Panginoon, ang gospel ng Panginoon. Sapagkat ang naiisip lang natin na pag-advance ng kaharian ng Panginoon ay maaring siguro through preaching. Pero mga kapatid, paano ba natin magagawa
na makabahagi tayo sa pag-advance ng kaharian ng Panginoon. Bago po natin sagutin yan, tingnan muna natin yung ating passage. Pag-aralan natin yung ating passage. Tingnan po natin yung verses 1 hanggang 3. Sabi po dito sa Luke chapter 10, verses 1 hanggang 3. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at nayon na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. So dito po sa verses 1 hanggang 3, ay makikita po natin, ito po yung pagsusugo ng Panginoon dito po sa 72 o sa ibang salin ay 70. Ang sabi sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 72. Now, pansinin niyo po yung word sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito. Ano yung natapos? Na sinasabi dito sa verse 1, may nangyari pagkatapos nagsimula siya na dito sa chapter 10, ito ang ginawa ng Panginoon. So ano ba yung natapos bago itong chapter 10? Tingnan po natin yung chapter 9. Yun yung natapos. Siyempre, chapter 10, may nauna, chapter 9. So tingnan natin, ano ba yung nangyari sa chapter 9 na natapos? Sa chapter 9 verses 1 and 2, ito yung makikita natin. In fact, pag kinumpara nyo po chapter 9 and chapter 10 ng Lucas, parang identical sila. Ang kaibahan lang, yung isa 12 disipulo, yung isa naman ay 70 alagad. Pero halos the same yung content, sending out. Ang sabi sa chapter 9 verses 1 and 2, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. So, halos inulit lang yung sinabi ng chapter 9 sa chapter 10. Pero tandaan niyo po, sa chapter 9, ang unang sinugo ay yung mga 12 disciples. At itong 12 disciples na ito, alam natin, may pangalan sila. They were known. Pinangalanan sila ng Bible. Pero pag tinignan natin yung chapter 10, nung sinugo ng Panginoon itong 70 or 72, wala na pong pangalan. They were unnamed. Pero ang makikita po natin dito mga kapatid, both chapters 9 and chapter 10, yung mga disciple na tinawag ng Panginoon, sinugo ng Panginoon, pareho silang may assignment at pareho silang merong divine equipment. Pareho silang binigyan ng authority and power over the works of the enemy. Both the named apostles and the unnamed disciples. Kaya ibig sabihin, ang assignment na binibigay ng Panginoon, hindi lamang exclusive para sa mga leaders. Hindi lamang para sa mga may position. Ang assignment na binibigay ng Panginoon, particularly, ang pinag-uusapan natin dito is the advancement of God's kingdom, hindi lamang ito exclusive para sa mga leaders. Andyan po ba kayo? Hindi lamang ito para sa mga leaders. Everyone, nais ng Panginoon na maging bahagi sa pagpapalaganap, pagsusulong ng kanyang maluwalhating kaharian. At ang maganda nga po dito mga kapatid sa Panginoon, nagsugo ang Panginoon, nagbigay siya ng assignment, pero ang maganda, nagbigay ng assignment ang Panginoon, hindi kanya pababayaan doon sa iyong assignment. Pag nagbigay ng assignment ang Panginoon, bibigyan kanya ng equipping. Bibigyan kanya ng kakayahan para magawa mo yung assignment na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Andyan po ba kayo? Kahit hindi ka leader, kahit nasabihin mo, nandito lang ako, ayoko sa harapan. The same. God has given you His assignment to advance His kingdom. At yung assignment na ibinigay sa mga apostles, at yung equipping na ibinigay doon sa mga apostles is the same assignment and equipping na ibinigay niya doon sa mga alagad na hindi pinangalanan.
At dito sa chapter 10, verse 1, ang sabi, pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at na patutunguhan niya. Ang ibig sabihin nun, pinauna ng Panginoon itong mga alagad na ito, itong 72 or 70, pinauna niya ng dala-dalawa, pumunta kayo sa mga bayan, sa mga lugar na pupuntahan ko. Hindi man nila kasama ang Panginoon, pero tinitiyak ng Panginoon yung pupuntahan ninyo, pupunta ako doon. Ibig sabihin siya yung commander-in-chief na hindi niya isinusugo yung kanyang mga isinusugo na hindi siya sasabak sa laban. So sinisigurado ng Panginoon na yung mga lugar na pupuntahan ng kanyang mga isinusugo, nandoon ang Panginoon. Amen po ba? Ano ibig sabihin nito? Maaari hindi natin nakikita ang Panginoon physically, pero may yung divine assignment, at ang divine assignment ng church is to advance the glorious kingdom of God. Hindi man natin nakikita ang Panginoon, pero sabi ng Panginoon, He is our Emmanuel, kasama natin siya. At doon sa kanyang pangako sa atin, ibinigay niya yung authority. Ano yung authority? Ang sabi niya, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan upang i-trample ang gawa ng kaaway sa inyong paanan. So, ito po ang, kung lalagyan natin ang equation yan, divine assignment plus power and authority, yan po yung binibigay ng Panginoon sa atin. Kapag nagbigay ng trabaho ang Panginoon, andun ang presensya ng Panginoon, andun yung authority ng Panginoon, hindi man natin siya kasama, pero para na rin natin siyang kasama. Dahil doon sa authority and power na ibinibigay niya sa bawat nag-a-advance ng kanyang kaharian. Now, mahalaga po ito sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Kasi napakahalaga po, maunawaan natin na bawat isa po sa atin ay may bahagi para po isulong ang kanyang kaharian. At hindi po madaling isulong ang kaharian ng Diyos. Ang pagsusulong ng kaharian ng Diyos, tandaan niyo po, dahil kaharian ng Diyos ito, may kalaban ka, Kingdom of Darkness. Kingdom of God versus Kingdom of Darkness. Kaya yung divine assignment, hindi mo yan mapupulfill sa pamamagitan ng sarili mong lakas. That is why the Lord said, I am giving you power and authority. Bakit? Bakit niya tayo binigyan ng power and authority, particularly sa kaaway? Bakit hindi na lang sinabi ng Panginoon, sinusugo ko kayo, magpagaling kayo ng may mga karamdaman? Bakit sa pagsusugo niya ay unang-una, sinusugo agad tayo para lumaban sa gawa ng kadiliman? Eh marami pa naman sa atin, marinig lang natin yung gawa ng kadiliman, yung multo, eh nanginginig na tayo. Amen po ba? Yung pala, sinusugo tayo ng Panginoon bilang kabahagi ng kanyang kaharian para gapiin itong kapangyarihan na ito. Pero hindi natin ito magagapi kung sa sarili lang natin. Kaya sabi ng Panginoon, sinusugo niya tayo. Dala-dalawa, sinugo niya yung mga alagad, pero hindi niya pinabayaan yung mga alagad. Binigyan niya ng kapangyarihan yung mga alagad. Ang sabi niya po sa verse 1, binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. So bilang mga mananampalataya, yun yung unang-unang ibinigay na power ng Panginoon sa mga alagad. Bakit? Bakit hindi na lang magpagaling na lang agad? Bakit kailangan pa na meron tayong kapangyarihan laban sa gawa ng kaaway? Ang reason, mga kapatid, your divine assignment comes with opposition from the spiritual realm. Dahil ina-advance mo ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng kadiliman ay gumagawa ng paraan upang yung kaharian ng Diyos na isinusulong mo ay mahadlangan. Kaya para magtagumpay tayo laban doon sa paghadlang ng kaaway, binigyan agad tayo ng Panginoon ng kakayahan, ng kapangyarihan upang labanan ang gawa ng kaaway. Sabi po dito,
Kung titingnan po natin sa Luke chapter 10 verse 17, ang report po ng mga alagad na ito, tandaan nyo po, ito yung mga alagad, hindi po yung 12 disciples. Ang inutusan ay yung 72, the same ng commissioning dun sa disciples sa chapter 9. At nung in-apply nila yung power and authority na ibinigay ng Diyos sa kanila para gawin yung kanilang divine assignment, sa verse 17 ng chapter 10, tuwang-tuwa sila nag-report. Ano po ang sabi nila? Ito sabi nila sa Panginoon. Kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan nyo. So nakita talaga nila, powerful talaga ang pangalan ng Panginoon. So hindi lamang sila nagpagaling, kundi naranasan talaga nila na kapag ginamit nila ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon sa mga inaalihan ng masamang espiritu, walang nagagawa ang masamang espiritu. Andyan po ba kayo? Bakit? Kasi yung kanilang divine assignment ay mayroong kasamang power and authority. Mayroong kasamang anointing para magawa ng mga disciples yung assignment na ibinibigay ng Diyos. Napakahirap naman po, no? Katulad po natin, nasabi, i-advance natin ang kaharian ng Panginoon, pero ang kalaban natin ay kadiliman, mga kadiliman, gawa ng kadiliman. Paano nating malalabanan ang gawa ng kadiliman kung wala tayong kakayahan? Kaya dito, pinakita ng Panginoon na totoo, na kapag ka ikaw ay nagpagamit sa Panginoon, mararanasan mo yung kanyang kapangyarihan. Kaya nag-report yung 72 at bumalik sila tuwan-tuwa. Lord, sinasabi lang namin yung pangalan mo, umaalis yung masamang espiritu. Oh, tindi nito, no? Sinasabi lang yung pangalan, Jesus. Di ba, mayroong mga ganun ka makapangyarihan ang pangalang Jesus. Kahit na maraming kapangalan ang pangalang Jesus. Dahil nga ginamit ng, marami nang tumulad sa pangalan ng Panginoon. Pero kapag ka ginamit natin yung pangalang Jesus, at yung pananampalataya natin ay nakasandig doon sa tunay na Jesus na may taglay ng pangalan na yon, that name is very powerful. Kasi may mga tao na may kinikilala silang Jesus pero tao lang. Walang power yung tao na yon na Jesus. Andyan po ba kayo? Walang anointing yon laban sa masamang espiritu. Pero yung Jesus na itinuturo sa atin, yung pangalang makapangyarihan na taglay-taglay natin na nagsusulong ng kanyang karian, that name is very powerful. That in the name of Jesus, naglalayasan ang mga masamang espiritu. Amen po ba? Kaya ang sabi po dito, tuwan-tuwa silang nag-report. Panginoon, sa pangalan mo ang mga demonyo sumusunod kapag ka inuutusan namin. Ano po sinasabi ko dito mga kapatid? Tayo na nagtataglay sa ating puso ng paghahari ng Panginoon, we have that assignment. We have that anointing from God. Binigyan niya tayo ng power and authority over the works of the enemy. Yung ibinigay niya doon sa mga alagad, yung 12 disciples, may pangalan sila, nagamit nila yon, powerful. Yung hindi pinangalanan, nagamit din nila. Tandaan nyo, hindi sila pinangalanan, pero dahil ang ginamit nila the same, sinunod lang nila ang kalooban ng Diyos. Ginamit nila ang makapangyarihang pangalan ng Panginoon. At anong nangyari? Ang masamang espiritu ay lumalayas sa pangalan ng Panginoon. Kaya sabi po, Luke chapter 10 verses 18 and 19, yung kasunod na mga verses, sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Pag nakikita pala ng Panginoon na ang mga anak ng Diyos ginagamit yung kanyang kapangyarihan laban sa kaaway, nakikita ng Panginoon yung pagkatalo ng kaaway. Pag nakikita ng Panginoon na ang mga anak niya ginagamit yung kapangyarihan niya laban sa gawa ng kaaway, nakikita mismo ng Panginoon ang pagkatalo ng diablo. Pero kapag ka ang mga anak ng Diyos, tinawag ng Panginoon, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon, pero natatalo ng kaaway, nalulungkot ang Panginoon.
Kasi minsan, hindi natin nakikita yung ating divine assignment na may kasamang divine equipment. Andyan po ba kayo? Kaya ano sabi po ng Panginoon? Verse 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Mga kapatid sa Panginoon, nakabilang sa kaharian ng Diyos. Tayo po yung sinasabi dito ng Biblia. Tayo po yung sinasabi dito ng Panginoon. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan na tumapak ng mga alakdan at hindi kayo mapipinsala. The same authority that the Lord has given to the 12 disciples, to the unnamed disciples, and to all of us today is the same power, because God is the same yesterday, the same today, and the same forever. Kaya lahat na pinag-aharian ng Panginoon ay may kapangyarihan laban sa gawa ng kaaway. Amen po ba? At dahil kasama tayo doon sa pinag-aharian ng Panginoon, kasama tayo dapat na nagsusulong ng kanyang kaharian. Meron tayong divine assignment, bawat isa sa atin, at kaya po natin yan because God has given us divine equipment. Merong anointing na ibinigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. The power of the name of Jesus. Amen? Dapat alam natin gamitin, bilang mananampalataya, alam natin gamitin the power of the name of Jesus. The power of the name of Jesus, hindi lamang may kakayahan para palayasin ang masamang espiritu. It has the power to heal the sick. Pansinin niyo po, mga doktor mag-aaral ng medisina para maghatol ng kagalingan sa isang karamdaman. Pero itong mga alagad, inutusan lang magpagaling. Paano yun? Diba? Sumusunod ka lang sa Panginoon. Nasabi ng Panginoon, humayo kayo, palayasin niyo masamang espiritu, magpagaling kayo ng may karamdaman. Sa isang hindi nananampalataya, pag inisip mo, paano mong gagawin yung magpagaling? Pero dahil ang sabi ng Panginoon, magpagaling. So, be healed in the name of Jesus. Hindi naman ikaw nagpapagaling. Yung pangalan naman ng Panginoon eh. Di gamitin mo yung formula. Amen po ba? Ipag-pray natin. Kung gumaling, salamat. Yun ang kalooban ng Panginoon. Kung hindi naman, salamat pa din. Basta ginamit mo yung formula. Hindi ikaw ang nagpapagaling. Ang Lord ang nagpapagaling. Pero yun ang binigay ng Panginoon. Why? Because God wants His church to demonstrate His power through His name. Yung assignment na binigay ng Panginoon sa atin ay may kasamang kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yon ang magbibigay sa atin ng kakayahan upang maisulong natin ang kaharian ng Diyos. Now, gusto ko po maging malinaw ito, mga kapatid sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, binigyan tayo ng authority and power sapagkat meron tayong kalaban na humahadlang sa kampanin natin. Merong kaaway na humahadlang sa plano ng Diyos. Ngayon, dahil alam ng kaaway ang iyong assignment, the enemy will try to hinder you to do your assignment. Dahil alam niya yung assignment mo at pagka na-advance ng Panginoon, pag na-advance natin ang kaharian ng Panginoon, mawawalan ng power ang kaaway sa maraming mga tao. Yan ginagawa niya, pilit niyang hinahadlangan ang ating divine assignment. Now, ano po ang responsibility natin? Alam natin, meron tayong divine assignment, katulad ng mga alagad, inutusan sila at binigyan sila ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yon, kaya may kapangyarihan kasi mayroong mag-o-oppose doon sa kanilang assignment. Ngayon, habang piniperform natin yung ating assignment, ito yung kalagayan, mga kapatid. Hindi maiiwasan na dahil ino-oppose tayo ng kaaway, yung ating assignment, mawala tayo sa focus. At ang makikita natin, yung atake ng kaaway. May tendency. Kaya minsan yung iba, nakikita nyo talagang asigasig sa paglilingkod sa Panginoon, pero dahil sa isang pagsubok, bumagsak.
ano nangyari? He lose his focus on his assignment and he was sidetracked by the attack of the enemy. At dahil yung atake ng kaaway ang nabigyan niya ng pansin, nakalimutan niya yung kanyang assignment. And later on, yung atake na yon, yun na unti-unti nagpalayo sa kanya sa kalooban ng Panginoon. Now, bakit ko po nililinaw ito? Bilang mayroong divine assignment, bilang mayroong pagtawag ang Panginoon na isulong natin ang kanyang kaharian, don't lose your focus on your assignment, divine assignment. Kahit na may atake ang kaaway sa inyong buhay, kahit na ang inyong pananampalataya ay under attack, your responsibility is to focus on your assignment. Ang focus nyo pa rin, kahit na may mga nakikita nyo, may mga pagsubok, wag kayong matitinag ng mga pagsubok. Maging matatag kayo at tingnan ninyo yung assignment na ipinagagawa ng Panginoon sa inyo. Hanggang hindi natatapos yung assignment, gagawa ang kaaway ng mga hadlang. Don't lose the assignment. Don't focus on the attack of the enemy. But look doon sa pinagagawa ng Panginoon sa inyong buhay. Never give up because you are under attack. Yan po ang assignment ng kaaway sa atin. Alam niya may divine assignment tayo, ang assignment niya naman sa atin is for us to give up doon sa assignment natin. Kaya anong dapat gawin? Never give up, mga kapatid. I believe marami po sa inyo ay nakakaranas po ng iba't ibang atake ng kaaway, pero anumang atake yan, karamdaman man yan, financial man yan, don't focus on the attack of the enemy. Focus on the power of God. Focus on the assignment of God in your life. Mapagtatagumpayan niyo po anumang mga hindrances na inilalagay ng Panginoon sa inyong buhay. Amen po ba? Nagugutom na po ba kayo? Eh, sabi ko naman sa inyo, lilipas din yan. Kaya palipasin na muna natin. So, tandaan niyo po, assignment comes with opposition from the enemy. Pero kahit na may opposition, you are all overcomer. Sa tulong ng ating Panginoon, magtatagumpay po ang bawat isa sa atin. Now, why the Lord wants His kingdom advanced? Bakit nais ng Panginoon na ang kanyang kaharian ay ating maisulong? Well, sinabi ng Panginoon ang reason sa verse 2. Sabi niya, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. So dito ay sinasabi ng Panginoon sa atin ang dahilan kung bakit tayo na pinaghaharian ng Diyos ay dapat isulong ang kanyang paghahari sapagkat marami na ang aanihin. The harvest is ready already. Handa na yung aanihin. Ang problema na lamang ay yung mga mang-aani. Kaya ang sabi po dito ng ating Panginoon, idalangin ninyo sa may-ari ng bukirin na magpadala siya ng manggagawa. Now, sagutin po natin yung tanong, how can you take part in the advancing of God's glorious kingdom? Apat na bagay po ito na gusto ko na maging hakbang po natin bilang church. If you want to be part in advancing God's kingdom, remember these four P's. Number one, hindi po yung four P's, ano, na yung mga four ng, ano, eto, pero four P's din po ang iiwanan ko po sa inyo. Ang unang P po ay pray. If you want to take part in advancing God's kingdom, ang kailangan mong gawin ay partake in prayer. Sa verse 2, sabi po, sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa.
idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng bukirin. So, the first thing that we can do as a church, if we want to advance God's kingdom, patuloy nating i-advance ang kaharian ng Panginoon, ang pinakauna nating magagawa, ipanalangin. Minsan, ang akala natin, ang unang-unang magagawa agad ay humayo, mag-preach. Pero ang Panginoon, sinugo niya yung mga alagad, dala-dalawa. Pero sabi niya, idalangin ninyo sa may-ari ng manggagawa, na magpadala ng mga manggagawa. So, ang hindi ka man marunong mag-preach, pero pwede kang makibahagi sa pananalangin. Kaya sabi dito ng Panginoon, pray. The first thing that we can do as a church is to come together to pray. And ano yung prayer natin? Of course, ang prayer po natin is for the advancement of God's kingdom. Prayer for the harvest field. Hindi prayer na personal na laging ang prayer na lang natin ay puro yung mga pangangailangan na lang natin. Abay, mag-pray naman tayo ng para sa mga kaluluwa na nag-pray din sa atin. Amen po ba? Kumbaga, itaas naman natin yung antas ng ating prayer na hindi na lang laging, Lord, ganito po kailangan ko. Para bang laging personal na pangangailangan ng ating prayer. Pray for the advancement of God's kingdom. At tulad ng ipinakita ng Panginoon sa mga alagad, kakaunti ang manggagawa pero malawak ang anihin. So para magkaroon ng mga manggagawa, manalangin ng mga manggagawa. Even Apostle Paul ay nanalangin para magkaroon ng open door ang gospel sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Kaya when we pray for the open doors for the gospel. Sabi po ni Apostle Paul, Colossians chapter 4 verse 2, huwag kayong magsasawa sa pananalangin, gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. So, this is prayer for the advancement of God's kingdom. Anong prayer request ni Paul? Hindi trabaho. Anong prayer request ni Paul? Hindi health. Ang prayer request ni Apostle Paul, that God would open doors for the gospel. At yun ang mga pananagutan natin bilang kabahagi ng Iglesia ng Diyos. That we pray for the advancement of God's kingdom, for the open doors of the gospel. Sapagkat ang gospel ay nasasaraduhan. Maraming kaaway, maraming gawaang kaaway na nagtatanikala sa mga tao. But when we pray, God opens the door that are closed. Amen po ba? So kailangan po nating magtulong-tulong manalangin. The church has been given the assignment to pray and to pray in the name of Jesus. And the name of Jesus is the powerful name that the church has been given. Makapangyarihan yung pangalan ng ating Panginoon na anumang ipanalangin natin for the advancement of God's kingdom, God will hear. So kailangan po nating manalangin para sa gawain ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, ito pong gawain ito for 31 years, I believe. Ito po'y dahil sa masugid, marubdob na pananalangin po ng marami po. Bagamat, yes, sa prayer meetings, iilan. Alam naman natin ang kondisyon pag sinabing panalangin. Iilan lang talaga ang dumadating sa prayer meeting. Pagkakainan, hindi mo na kailangang i-announce. Totoo naman yon. Sa physical kasi. Pero pagdating, ewan ko, bakit pagdating sa prayer, talagang hindi ganun ka-attractive sa mga mananampalataya ang prayer. Pero ganun pa man, sa biyaya ng Diyos, ang tinitingnan ng Panginoon, yung mga faithful na tumutugon doon, yung nananalangin. At dahil doon sa mga matatapat na nananalangin, kumikilos ang Panginoon. Si Apostle Paul, yun yung kanyang prayer request sa mga taga-Colossas. Alam natin ni si Apostle Paul, very eloquent, napaka-powerful mag-preach. Pero hindi siya nagre-rely sa kanyang kapangyarihan, hindi siya nagre-rely sa kanyang human wisdom. Alam niya, bahagi yun, pero higit ang kailangan niya, ang bahagi ng Diyos, that is the power of God in His ministry. Kaya yun ang hiningi niya doon sa mga taga-Colossas na ipanalangin. At sa mag-uulat na din po ako sa inyo sa bahagi po na nagawa ng Panginoon, bayan ng Sariyay,
sa ating gawain, sa sariya. Ngayon po ay talagang, ngayong year na to, sinimulan po namin na talagang patuloy na maglaan ng panahon at oras sa pananalangin. At hindi lamang ngayon panalangin, kundi dinagdagan na rin po namin ng church-wide po ito. Ini-involve po namin maging yung mga maliliit na bata na kayang sumabay. Nagkaroon na po kami ng prayer and fasting every Wednesday. Di ba, meron po tayong Wednesday prayer habit. At doon na po namin isinabay ito. At sinimulan po namin ng pag-skip ng meal, dinner. Kasabay po ang prayer, may prayer meeting din po. At sama-sama po na pinapanalangin ang mga bagay na may kaugnayan sa gawain ng Panginoon. At naiisip ko po ngayon na pwede rin po natin itong gawin sa kabuuan po ng GYM. If you want to involve yourself, kung hindi man kayo nakakasama sa paghayo sa mga malalayong lugar dahil busy kayo o mga estudyante kayo, wala kayong panahon dahil may iba pa mag-focus, but you can participate in prayer. At pwede nyo rin po itong gawin. Total, meron po tayong every Wednesday na prayer habit. Pwede din po kayo na makisabay at mag-start din for one meal. Maganda po ito. Sa pagka ginawa po natin na hindi lamang prayer, kundi may fasting, ang fasting po kasi pinapatay po natin yung ating sarili at ang pinalalakas natin ay ang Espiritu ng Diyos. At alam nyo po, ang ginawa ng Panginoon when we start doing this early February, na-recognize po namin na talagang merong iba't ibang atake ang away, lalo na doon sa mga kasama sa nananalangin. Siyempre, kung ikaw ang may alam ng assignment, ikaw ang makakaramdam ng opposition. Yung mga mananalangin po, kanya-kanya, may isang leader po tayo, sabi, sunod-sunod talaga. Halos sa buwan-buwan ay halos linggo-linggo, may kanya-kanya silang mga pinagdadaanan na yung isang kapatid, ang term ay, Pastor, kota na ako. Ibig sabihin, kung titingnan mo yung mga atake ng kaaway, pwede nang, ibig sabihin ng kota, sobra na. Mahina ka sa pananampalataya, isa pa lang, ayaw ka na. Pero ito, ang dami ang pinagdaanan, pero sinabi niya, kota na ako. Bakit? Na-determine niya, na-recognize niya, may atake ang kaaway, pero hindi pa rin siya sumusuko. So yun po yung nagagawa ng sama-samang pananalangin at meron din pong fasting. Nakikita natin ang kilos ng kaaway, pero sa tulong ng Panginoon, nandun ang pangunguna ng Panginoon at siya ang nagbibigay ng katagumpayan. Hindi po kami nawala sa focus, hindi po kami nawala doon sa, nakikita namin yung atake ng kaaway, pero hindi po kami nawawala sa assignment ng Panginoon sa amin. Ipagpatuloy pa rin. Sige po, una, ang daming umaattend sa prayer meeting, unti-unti nawawala, nalalagas, tuloy pa din, may assignment ng Panginoon eh. Basta hindi tayo titigil, mananalangin. Bakit? Sabi ko nga, huwag kayong mag-focus doon sa atake ng kaaway, focus doon sa assignment of God. At sa tulong po ng Panginoon, talagang siya po ang tumulong sa bawat isa sa amin. And because of that, doon sa amin pong sama-samang pananalangin na may kasama na pong fasting, nakita din po namin yung great answers to our prayers. May mga pinanalangin kami na pagbabalik ng mga kapatiran na hindi na po namin nakikita ng matagal. Salamat sa Panginoon dahil sa pananalangin, talagang sa Panginoon namin tinataas. Ang Panginoon ang nagbabalik. Palakpakan po natin ang Panginoon. May ginagawa ang Panginoon sa pananalangin. Kasi hindi tayo nagtitiwala. Pag nagpipray tayo, hindi tayo nagtitiwala sa ating kakayahan. Nagtitiwala tayo sa gagawin ng Diyos. Power behind everything that we do is prayer. Nagpipray din po tayo ngayon sa sariya ng transportation service ng church. At nagpipray din po kami ng, may katabi po kaming lote doon, 390 square meters, ang halaga niya ay halos 1 million. Pinagpipray din po namin yon sa Panginoon para mas lumaki pa yung gawain. Hindi namin alam kung paano yon tatagpuin ng Panginoon, pero ang alam lang namin, binigyan kami ng power ng pangalan ng Panginoon na pag humingi kami ay tutugon dahil makapangyarihan yung pangalan ng Panginoon. Amen po ba? And lately, alam niyo po, last June 20, Saturday 23,
June 23, this year. June 23, 2024. Or 22. Basta Saturday, the other Saturday po. Napakabuti ng Panginoon. Yung problema po natin, ipapagawa nating mezzanine sa saryaya. Di ba? Hindi pa po tapos. Papagawa pa po natin yung mezzanine. Dahil din po sa sama-samang pananalangin, yung hinipo ng Panginoon na magbigay po ng 50,000 noon sa gawain po sa saryaya, this time po, dinoble. Nagbigay po ng 100,000 last Saturday. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po namin alam yun. Basta ang alam lang namin, Lord, ito po yung mga pangangailangan namin. Hindi namin alam kung paano kang kikilos. Talagang nagtitiwala lang kami sa gagawin ng Panginoon. Bakit? Kasi powerful ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga sa Kanya tayo nananalangin. Amen po ba? Kaya talagang napakabuti ng ating Panginoon. At yun po yung unang pwedeng makibahagi ang bawat isa sa atin sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. We can do that by prayer. Number two po, how can you partake in the advancement of God's kingdom? Number one is prayer. Number two is by preaching or proclaiming the name of the Lord. Yung una po, lahat ay pwedeng gawin. Walang sino pwedeng magsabi, ay hindi ako marunong manalangin. Alam niyo, pagka sinabi niyo po yon, napakahalaga po ng susi na ibinigay ng Panginoon sa atin na napakamakapangyarihan na nakapagbubukas ng mga imposible, tapos hindi natin ginagamit yung very powerful na susi, sayang. Di ba? Kaya yun yung unang pwede nating magawa. We can pray. And what do we pray for? Pray for the advancement of God's kingdom. Hindi na yung personal na pangangailangan. Now, pangalawa, you can participate in the advancement of God's kingdom by preaching or proclaiming the gospel to the lost. Kaya tinawag ng Panginoon sa verse 9, tinawag ng Panginoon ang mga alagad at inutusan sila. Sabi ng Panginoon sa verse 9, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. So yung mga may sakit, may kailangan silang physical. Pero ang proclamation sa kanila, ano sabi? Nalalapit na ang paghahari ng Diyos. So, through the physical needs, ginagamit tayo ng Panginoon para gamitin ang mga tao ito, dalhin natin ang ebanghelyo sa kanila. May mga tao na may mga karamdaman, habang ipinagpipray natin, dinadala natin ang ebanghelyo. Amen po ba? So, naipapahayag natin ang salita ng Diyos sa kaparaanan na nais ng Panginoon. Ang sabi din po, inulit din po itong utos na ito ng Panginoon. Doon sa chapter 9, yun din po ang sinabi ng Panginoon sa mga alagad. Heal the sick. At kapag ka po ina-advance natin ang kaharian ng Panginoon, ang ina-advance po natin ay hindi po ang jewels. Pag sinabing advancement of God's glorious kingdom through preaching the gospel, hindi po natin ina-advance ang jewels. Hindi po natin isinusulong ang jewels. Ang isinusulong po natin ay ang Panginoon. Kaya nga napakaganda po ng pangalan ng jewels. Jesus, sabay-sabay nga po tayo, Jesus, the eternal, wonderful, exalted Lord and Savior. So sa gawain ito, yun po yung ating ginagawa. Kapag sinusulong po natin ang kaharian ng Diyos, hindi po ang grupo, hindi po ang pastor, hindi ang mga leader, hindi ang denomination ang ating isinusulong. Ang isinusulong natin ay ang paghahari ng Panginoon sa mga tao. Kaya kung magpipreach po tayo, hindi po natin ipipreach ang ginagawa natin dito. Ang ipipreach natin si Jesus na nagbabago ng buhay. Wag ko kayong mag-alala kung sabi nyo, ay, hindi pa po ako marunong mag-preach.
hindi pa po marunong mag-share ng salita ng Panginoon. Well, okay lang po. Hindi naman kailangan na kabisado mo ang buong Biblia para makapag-preach. Pwede mong ipatotoo yung ginawa ng Panginoon na pagbabago ng buhay mo. Pwede kang mag-imbita para sa mga Bible studies. Pwede kang maging Bible study coordinator. So kung hindi mo pa kaya mag-preach, mag-participate ka sa iba't ibang aspeto ng gawain ng Panginoon. So that's the second thing. To participate in the advancement of God's kingdom, preach or proclaim the gospel. Number three, you can participate in advancement of God's kingdom by being a provider or supporter sa gawain ng Panginoon. Provide, number three. Ang gawain ng Diyos ay lumaganap, nagsimula sa 12 alagad, tapos yung 72, lumaganap po ang gawain ng Panginoon, pero pansinin nyo, nung inutusan sila ng Panginoon, huwag magdadala ng lukbutan, huwag magdadala ng supot o pangyapak. At ang sabi pa ng Panginoon, huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Ano ibig sabihin nung huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian? Simple lang ang sinasabi dito ng Panginoon. Kumbaga, parang sinasabi niya na huwag na kayong maging concerned sa mga affairs of this world. May mga nakakasalamuha tayo na minsan nakakasidetrack sa ipinapagawa ng Panginoon. Ikaw ay busy para sa paghahayag ng kalooban ng Panginoon, tapos biglang may nakita ka yung kakilala mo na follower mo sa FB na ang noon ang pakay mo ay magdala ng kaluluwa sa Panginoon nung kapareho mo, nakausap mo, aba, pareho kayo ng pinapollow hanggang ang focus mo na ngayon ay yung focus niya na rin. Nawala ka na sa focus na pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag na kayo makipagbatian kasi baka ma-out of focus ka pa. So ganun ang sinasabi dito ng ating Panginoon. Pero tandaan niyo, sabi niya, huwag kayong magdala ng lukbutan, huwag kayong magdala ng mga sandalyas, pero hindi sila pinabayaan. Lumago ang gawain ng Panginoon. Sabi ng Lord sa verse 7, manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Hindi man lahat ay kasama sa paghat, hindi man kayo kasama sa pagdadala ng gospel. Ngunit pansinin niyo po, yung inyong suporta sa gawain ng Diyos na siyang nagiging daan upang ang ebanghelyo ay mapalawak, madala sa mga dapat pagdahan sa pag-advance ng kaharian ng Diyos through evangelism, nangyayari. Alam ko na ito po ang kwento ng atin pong iglesia. Hindi po mayaman ang iglesyang ito, pero sa biyaya po ng Panginoon, dahil kay si Pastor Papa, talaga sabi niya, kung saan wala pang ebanghelyo, doon tayo. Huwag na tayo makipagsiksikan dito sa Manila na kabi-kabila na yung mga churches. Kaya may nakarating po ng Louisiana na liblib na liblib. May nakarating ng Sariaya na hindi pinupuntahan dahil may mga NPA. Pero doon tayo pinadala ng Panginoon. At sa biyaya ng Lord, kung saan ayaw ng ibang puntahan, dahil may mga lingkod ng Diyos na nagtiyaga sa mga tao doon, sa biyaya ng Lord, sumusulong ang kanyang gawain sa mga lugar na yon. Palapakan po natin ang Panginoon. Kasi hindi nagpatinag sa mga atake ng kaaway. Kasi may mga supporter, may mga gawain, may mga kapatid na handang suportahan ang gawain ng Panginoon. At ang Panginoon, sa kanyang kabutihan, siya po ang nagpo-provide ng mga pangangailangan. Ganon din ang ginawa ng Panginoon sa mga unang alagad. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng mga sandalyas, huwag kayong magdala ng lukbutan, pero hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Pansinin niyo yung verse 7. Manatili kayo sa inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Wala silang dala, pero yung pinagmiministeryohan nila, uy, kain muna kayo, kaya hindi nakakapagtaka. May panahon na tumaba po ako sa sariyaya. Pag nagbibisita, imagine ninyo kung ilan yung mga bahay na pinupuntahan mo, lahat yan ay hindi mo pwedeng tanggihan. Tataba ka talaga. Pero totoo po yun. Yun ang sabi, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon. Anumang ihain sa inyo, kainin ninyo.
sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Simple lang, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Amen? The Lord will provide. At tayo din naman na pinagpapala, we provide for the work of God. Kaya salamat sa mga sa inyo po na tapat, na talagang sinusuportahan ang gawain ng Diyos. Ang Diyos ang walang sawang magpala sa inyong mga buhay. And lastly po, sa ating pagtatapos, letter P, participate. At ito pong bahagi na ito ay, ito pong pinag-aaralan natin, hindi lamang itong pag-advance ng kaharian ng Diyos ay para lamang sa magagaling mag-preach. Ay, yung mga alagad, kasi talaga mga alagad sila, kaya sila sinugo ng Panginoon. Sabi ng Lord, kala nyo lang, kaya tumawag ang Panginoon ng 72. Tapos, pinagdala-dalawa sila. Eh, yung 72 na yon, mga mahuhusay din yung mag-preach, kaya sila ang sinugo lang ng Panginoon. Kala nyo lang, sabi ng Lord, pray. Di ba? Manalangin. So, ibig sabihin, hindi limited ang pag-advance ng kaharian ng Diyos sa preaching lang. Sa paghayo at pangangaral ng salita ng Diyos. Marami pang mga aspeto ng ministry na pwede nating may advance sa kaharian ng Diyos na may kaugnayan sa evangelism. Ang kailangan lamang nating gawin, ano? To participate. Makiisa. Bilang pagtatapos po, nais ko pong tingnan natin ang Matthew chapter 11, verse 12. Dito po tayo magtatapos sa talatang ito. Ang sabi po dyan, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it. Pinapahayag ng bahagi na yan, ng banal na kasulatan, na ang kaharian ng Diyos, it is supposed to be advancing because of its power, because of its energy. It is supposed to be advancing. Pero ang sabi dyan, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan. Ibig sabihin, sa halip na ito'y sumusulong, may mga pumipigil. May mga pumipigil. Pero salamat, mga kapatid. Dahil ito'y gawain ng Diyos, yung mga pagpigil na yon ng kaaway, hindi pa rin yon magtatagumpay. Yung pagpipigil na yon ng kaaway, hindi yon magtatagumpay. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang itinayo ng Diyos na iglesia ay iglesia na nakatayo sa ibabaw ng bato. Isang batong matatag, isang batong matibay. Kahit ang pinto ng Hades ay hindi magtatagumpay laban dito. Kaya mga kapatid, for 31 years, we had been advancing the kingdom of God. Maraming mga pagsubok na pinagdaanan ang iglesyang ito, pero salamat sa mga mapanalangining mga mananampalataya ng iglesyang ito. Salamat po sa maraming nananalangin sa pagsusulong ng gawain ng Panginoon. Salamat po sa mga kapatid na hindi nangimi na magpasanay sa Panginoon at ipinapangaral ang salita ng Diyos nang hindi dahil sa kanyang kakayahan at kapangyarihan, kundi dahil doon sa equipping ng Panginoon. Kaya ang salita ng Panginoon nakarating kung saan-saan. Kaya hindi nakakapagtaka, dami nating mga lugar dito, sentro lang ang Marikina, pero kung saan-saan na po, may mga kapatiran po tayo. Bakit? Kasi nga po, may mga kaluluwa, may mga lingkod ng Diyos na nagpapagamit. Mga walang pangalan, hindi yan mga pastor, hindi yan mga leader. Kasama po yan doon sa 72 na unnamed. Pero alam lang, bibisitahin ko ang aking kapitbahay na to. Sabihin ko sa kanya na mahal siya ng Panginoon. Maaring walang programa sa church, pero may kabigatan para i-share ang ebanghelyo doon sa kakita. Na-advance mo na ang kaharian ng Panginoon sa ganong bagay. Amen? At kung kayo man ay nagtatrabaho, busy kayo, mga estudyante kayo, pero nais nyo makibahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya sa abot ng inyong makakaya, Lord, hindi man ako nakakapunta doon, pero Lord, naririto po yung aking pagpapalang pinagkaloob mo din sa akin. Ibibigay ko po ito sa iyong gawain kasi nais ko pong isulong ang iyong kaharian. So ginagamit ng Panginoon ang bawat isa sa atin in so many ways. Ang kailangan lang talagang gawin, participate. Don't be an onlookers only. Yung para bang may ginagawa ang Panginoon pero nagmamasid lang kayo, ayaw nyo makiisa, ayaw nyo makisama. No. Kung bawat isa sa atin, kabahagi po ng pag-advance ng kaharian ng Panginoon and sa biyaya po ng Panginoon, kung hindi pa siya dumating, ngayon po ay binubuksan po natin ang Pangasinan. Dapat po kasama natin ang atin pong kapatid na Exile at kapatid na
Vincent, kaya lang ngayon po ay pareho silang may health concern. Si Excel po ay merong bato sa abdo, kasama niyo po sa prayer. Dapat po kasama natin sila dito dahil nga doon sa kanyang health concern ay kaya hindi po nakasama. Pero ngayon po, yun po yung ating binubuksang gawain, pag-pray po natin ng Pangasinan. At marami pa po mga lugar na pwedeng gamitin tayo ng Panginoon. Now, bakit natin ito gagawin? Because we want to advance God's glorious kingdom. At kailangan ang participation ng bawat isa. Amen? Are you willing to participate in advancing God's kingdom? Amen. Pinagsamasamahan na po natin yan ng 31 years this time. Once again, all together, we will pursue, we will continue to advance the kingdom of God. Sama-sama po tayo. Amen? Pwede ko po kayong anyayahang tumayo. Amen? At sa inyo pong pagtayo, bilang simbolo po ng ating pagkakaisa to advance the kingdom of God, pwede nyo po bang hawakan ng inyong mga katabi, yung bawat row, signifying na willing tayo na mag-participate. Sige po, hawakan nyo ang inyong mga katabi, na sinasabi po natin yan sa Panginoon, we are united, we are in chain, na sinasabi natin, Lord, I am participating in the advancement of your kingdom. Hanggang hindi ka pa dumadating, yung mga ipinagagawa mo sa amin, ipagpapatuloy po namin. Amen po ba doon? Mga bata man, mga magulang man, mga estudyante man, participate in whatever means or ways you can participate in advancing God's kingdom. Tandaan niyo mga kapatid, sa aking pagtatapos, we have been given a divine assignment. But with that divine assignment comes divine equipping. Anointed po ang bawat isa sa atin. We have the name of Jesus as the powerful name na ibinigay niya. Binigay niya yung authority sa bawat isa sa atin. At kaya po nating magawa lahat ng ipapagawa ng Panginoon victoriously sapagkat makapangyarihan ang ating Panginoon na humirang sa atin. Let us pray. Yes, O God. Father God, sa oras pong ito as we once again embark to another year, Lord God, ng pagsunod sa iyong kalooban. Lord, nagpapasalamat po kami ng lubos. Namamangha kami sa katapatan mo sa iglesyang ito for 31 years, Lord God. Dahil ikaw ang nagsimula ng gawain ito, nakita namin, Panginoon, kung paano mo itong hinubog, pinatatag. Nakita namin, Panginoon, kung paano mo pinag-isa ang mga leaders. Paano mo, Panginoon, lahat ng mga pinagdaan ng atake ng kaaway ay pinagtagumpay mo, Panginoon, ang iglesyang ito. Sapagkat tinuruan mo kami, Panginoon, na sama-samang manalangin, na sama-samang tingnan yung divine assignment, Lord God, na pinagagawa mo sa amin, and that is to advance your glorious kingdom. At hindi namin kaya ito sa aming sarili. You have given us your divine power, Lord. You have given us your divine anointing, Lord. You have equipped us, Lord God. You have empowered us. Kaya salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat na for 21 years, nakita po namin, Lord, yung faithfulness mo sa iglesyang ito. And once again, Lord, tumatanaw kami, Panginoon, sa panibagong hamon, Lord, for the next several years, Lord, ng iglesyang ito. Nakatingin kami sa marami pang mga gawain na mabubuksan. Matagpuan mo kami, Panginoon, na bawat isa sa amin, kabahagi sa pananalangin. Panalangin, Lord God, for the advancement of your kingdom, para magkaroon ng mga open doors para sa mga gospels, Lord, in the name of Jesus. Na anumang mga lugar, Panginoon, na nandoon ang chain, ang kaaway, andun yung darkness, Panginoon, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga anak, Lord, na sama-samang mananalangin, Lord, para sa aming mga mahal sa buhay, para sa aming mga kakilala, mga kaibigan. Lord, mabuksan ang kanilang mga isipan at ang ebanghelyo, Panginoon, ay maunawaan nila at magkaroon ng kaligtasan at maghari ka din sa kanilang mga puso. We pray, Lord, matagpuan mo ang iglesyang ito, Lord, na sama-sama kami nananalangin para po sa advancement ng iyong kaharian. Turuan mo din ang bawat isa, Lord, kung paano mas lalo pang epektibo na may papangaral ang iyong salita, not necessarily to preach, kundi kung paano namin maipatototoo ang aming Diyos na buhay ay nagbabago ng buhay.
kung paano namin maipapahayag ang iyong mga dakilang gawa sa pamamagitan ng naranasan namin, Lord. I pray, Lord, for your Spirit, O God, to speak through us. Sinabi mo, Panginoon, huwag kaming mag-alala sa aming sasabihin sapagkat ikaw ang magsasalita para sa amin. I pray, Lord God, that you would use even little children para sa pangangaral ng iyong salita at pagpaparanas ng iyong kapangyarihan sapagkat ibinigay mo ang kapangyarihan ito sa iyong iglesia. Lord, salamat din sa mga provisions, O God. Bagamat hindi man lahat ay nakakahayo personally para ipahayag ang iyong salita. Pero salamat din, Panginoon, sapagkat tinuturuan mo kami to participate even doon sa pagsusuport sa iyong gawain. Continue to bless, Lord, yung mga businesses ng aming mga kapatiran, yung mga trabaho, Panginoon. We pray for your protection sa mga trabahong ito. Lord, ang mga anak mong ito ay tapat, Panginoon, sa iyong gawain. Tapat, Panginoon, sa pagbibigay, Lord. I pray, Lord, proteksyonan mo, Panginoon, ang mga pagpapala, mga tinatangkilik na ito na nanggaling din po sa iyo in Jesus' name. At sa pamamagitan ng bawat mga nalilikom na halaga sa gawain ito, Panginoon, ay dalangin nga po namin, Panginoon, na lahat ng ito ay maggamit ng ayos for the advancement of your kingdom. And lastly, Lord, matagpuan mo po ang bawat isa. Bawat isa na nandun talaga yung pagnanais na makibahagi, Panginoon, sa pag-advance ng kingdom. Na sinisimbolize, Panginoon, ang pagkakapit-kapit bisig ng iyong mga lingkod. Na Lord, alam namin, in our own capacities, Lord, kung hindi man kami marunong mag-preach, but you will guide us, Lord. You will anoint us. You will use us mightily ayon sa iyong mabuting kalooban for the advancement of your kingdom, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. Gamitin mo kami ng mga pangyarihan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang iglesyang ito. Salamat din, Panginoon, sa pamunuan, sa mga leaders, Lord, na kaagapay ko sa pagsusulong ng iyong gawain, O Diyos. Patuloy, O Diyos, na ingatan mo ang kanilang mga kalusugan, Panginoon, yung kanilang mga pamilya. Alam namin, ang mga leaders ang unang-unang nakakaranas ng mga atake ng kaaway. Lord, I pray for your divine protection, Lord, sa pamilya ng iyong mga anak. I pray, Lord, na sa every attack of the enemy, Lord, hindi sila mapokus doon sa atake ng kaaway. Hayaan mo, Panginoon, na maging matatag kami na nakatingin doon sa assignment mo. Na habang ginagawa namin yung assignment mo, yes, mayroong mga atake. But you have given us the power to conquer the works of the enemy. Lord, sinabi mo, Panginoon, we can even trample the enemy under our feet, Lord. Ganon yung kapangyarihan na binigay mo sa iyong mga anak na iyong pinaghaharian. Yeah, Lord, salamat, salamat. Because this church, Lord God, that you have established, Lord, is a powerful church. Hindi dahil sa amin, kundi dahil ikaw ang nagtayo ng iglesyang ito. Kaya maraming maraming salamat muli, O Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang takbuhin ng iglesyang ito. Kasama ka namin, you are our Emmanuel. Magtatagumpay ang bawat isa sa amin kung paanong pinagtagumpay mo kami for the last 31 years. In Jesus' name, salamat po. Amen. Thank you, Lord. Palapakan po natin ating Panginoon.